afternoon mga kabesh. At dito na nga tayo sa May Morayta. At dahil ito yung paradahan ng mga jeep na papunta sa Divisoria. Sa kabila naman yung Lerma. Yung Lerma and Picampa galing tayo sa UST, Espanya. At yan ang Lerma. Lerma dito sa May Recto. At ito na nga ang prestigious and napakagandang school ng Far Eastern University. Kung saan, way back 1980s ay nag-aral rin ng sister ko dito. 83 siya graduate ng Business Administration. At dito na rin siya nag-high school ng 2 years. Kung saan meron siyang, ayan, ang daming mabibili dito. Mabuti na lang at wala nang lockdown. Kasi nung lockdown, ECQ, nakakalakwatsa pa ako dito. At tahimik na tahimik talaga ang kalye nito ng Lerma. Ay, Morayta pala. At ito na nga ang Far Eastern University. Kung saan, nag-aral yung sister ko ng ng 2 years high school, pilot class siya. Then, naglipat na siya sa St. Rita College sa may San Sebastian. And then, nung college na siya, from first year to fourth year, dito rin siya graduate. Ang course niya is Business Administration. Ayan. Kung saan ang Far Eastern University ay dito mga nag-aral yung mga iba pang mga pamangkin ko. At dito pala ito sa Arpapa Street, Nicanor Reyes, Sampaloc. Dito naman yung PSBA, Philippine School of Business Administration, kung saan yung sister ko naman, si Chibe, ay dito nag-aral rin. Doon sa kabilang yun, area yun. Ewan ko lang kung may PSBA pa, hindi ko wala na-check. But I think doon sa kaasaan na sa yun, kita mo, University of the East na yan sa dulo. At dito nga, ginawa na rin na FEU pala to. Yan, may ano to, church to. Adventist Church yata siya. Oh, so FEU technology na siya, building. So, it is a church of educational system. Bago yun ah. Institute of Religion. So yung mga mag-aaral ng religion, dito na rin. Pero it used to be, yun yung PRC, yan yung area ng nag-office dyan, ang PRC. Nabili na pala siya ng FEU. Ayan. Ang lawak talaga ng FEU, high school, elementary, at college. May masterals pa rin dyan. And may medicine, school of medicine. So, itong Piltras building na to, Morayta branch, ay napakatagal ng panahon. Siguro kasing tagal na rin itong FEU. Ayan. Dito nga pala nagtrabaho rin yung mga pinsan ko. Shout out sa Valenzuela Cousins, Lamanong Jerry, Danny, Manong George, Valentin, mga namatay na yung ibang cousins ko na mga taga Marin dito. Mga anak ng mga kapatid ng nanay ko. Valenzuela clan sa Marinduque. So, itong UST lagi nasasabi. Malawak talaga siya hanggang dun pa sa kabila. So, may Recto. At hanggang dun sa kabilang to, meron pa rin itong FEU sa Quezon City. Malawak talaga ang pag-aari ng mga Reyes. Maraming buildings ng bago. Simula nang nag-lockdown, maraming na lang napagawa rin dito. Ito yung medicine building. Kasi yung iba sa FEUQC ay nalalayuan. Saan nandun rin yung medicine building. So, matraffic dito kapag kaana, weekday. Ganito talaga. At sa dulo na nga pala nito ay ang Recto.
ito. So, maglalakad tayo doon, papunta doon, para marating natin ang Quiapo. Dito nga pala sa loob ng Morita branch, andito ang unang-unang McDonald's. 1980s pa yata ito. Oo, yung graduate ako ng high school. Hindi pa high school eh. Elementary. Mga 70s to yata yun. Nandito na ang McDonald's. Yung nasa dulo. Nasa dulong dulo siya ng Morita. Patawid siya papunta sa Recto. At ang lumang National Bookstore. Tingnan mo naman, napakalawak na ang FEU. Yan ang main gate nila. Kung sa anong araw. Pag lumalakad ka, pag pumunta kami dito, kasi yung mga pinsan ko na nagtatrabaho sa kantin, sasabayin nila, punta ka dito, gusto mong magmerienda. Greet daw nila. Eh, syempre, high school ako o elementary yata ako noon. Hindi naman pa ako nag-aaral dito, pero yung mga pinsan ko, shout out sa mga pinsan ko, yung ibang mga namatay na, sila Manong Ijon, Kuya Ben, marami na rin, at saka Manong Valentin, Kuya George, Jerry, Danny, Ray, halos lahat ng mga pamangkin yata ng nanay ko na nasa Marinduque, ng mga binata, ay dito nagtrabaho sa kantin ng FEU. Kaya bawat building dyan, may kantin ang FEU. Yung mga satellite kantin nila, kung saan yung mga pinsan kong lalaki ay dyan nagtitinda. Kaya pag sinabi nila, punta ka dito, gusto mong kumain, punta ka lang. Kaya yung gate na yan, yung gate ng sasabihin ko lang sa security guard, sa kantin kami, ako pupunta. Siyempre, bata pa ako nun. At saka hanggang high school yata. Kasi yung ate ko sa college, dyan nag-aral ng college. Kaya ang gagawin nila, pinapapasok naman ako. Dalawa kami ng pinsan ko, si Robert Katamuro. Ayan. High school kami, at saka elementary grade 6 sa P. Gomez. Ayan. Pinapapasok kami dyan para kung gusto namin kumain sa kantin. Naalala ko talaga, binibigyan kami ng mga pinsan ko ng mga tinapay, cakes, pagkain sa kantin. Sila nagbabayad, of course naman, hindi naman pwedeng hindi nila bayaran. Kaya busog kami kung sakaling Saturday, ayun, nangongolekta ako ng mga, pinupuntahan ko talaga yung mga pinsan kong lalaki, kantin, bawat building, sinupuntahan ko, kasi hindi naman ako everyday nakakapunta, kaya libre naman, kung Saturday na, pambaon ko na yun, para sa Monday, Tuesday, hindi pa nasisira yung mga cakes na yun, kaya, sino magsasabi, napakahirap na talaga ng buhay. Pero nung araw, way back 70s and 80s, kahit ang bulsa ko ay talaga walang baon, pupunta lang ako sa mga pinsan ko, bibigyan nila akong pera, bibigyan nila akong pambaon. Kasi nag-stay rin naman sila sa bahay namin. From the province of Marinduque, sa amin na sila tumutuloy sa Sampaloc, sa may Maseda, at ang mother ko at tatay ko ang nagpapasok sa kanila sa trabaho. Kaya shout out kay nakalimutan ko na Aling Lulu, kasi siya nagtatrabaho siya dito dati sa FEU. At napakabait niya. Pinasok niya yung mga pinsan ko dito sa kantin, FEU kantin. At napakabait naman ni Mr. and Mrs. Nicanor Reyes sa pagpapatrabaho sa mga pinsan ko. Oh, may golden baboy pala dito. Itong golden baboy, sarado na. Golden aso na lang. Ayan, nagbabantay siya. Ang saya-saya dito pagka weekdays. Kasi nga, puro estudyante. At University Belt to.
Siyempre naman, ginawa pa tong building na to, tong school na to, kung wala namang estudyante, di ba? Ang daming mga kainan dito, pero mga sarado na rin sila. At yung mga buildings na yan, mga luma na talaga yan. Kaya, dito dati, bukas lahat to. Pag meron lang kaming pera, na kunwari, nakarakan, nakatrabaho ng elementary o high school, bibili na kami ng mga sapatos namin. Shout out sa sister ko, si Ceci Luz. Happy birthday, Ceci Luz. Nasa ano siya? Nasa US sila mag-anak. And shout out nga pala sa mga nakaka-relate dito sa area to. So, I forgot kasi na pa yung isi-shout out ka. But she's from New Zealand. Thank you, sis. I forgot your name, but hopefully I can remember you again. Sa susunod na shoutout na lang. At, ayan. Sa nga pala, mayroon dito signage na DSWDNCR. Opposite this area, ang Murayta o Gastambide ay nandoon, punta, papunta sa Lepanto, sa kabilang side. Kasi recto na to. So, sa kabilang side is the... Ano na nga ba? Kabilang side ay yung office ng DSWD NCR. So, kung may mga kailangan kayo sa DSWD, sa may Lepanto, Gastambide, sa kabilang side yon. At hopefully, kasi matagal na rin naman akong hindi nakakapasyal sa DSWD, para humingi ng mga para sa aking medical assistance. Oh, meron na pala ditong coffee shop. It used to be a ano ba 'to dati? Basta building siya. Yan. Parang meron rin yata diyan mga tenants. At ang Rex Bookstore. Ang Rex Bookstore ay kalaban. O hindi naman kalaban, what you say? Matagal na rin 'to, pero ang Rex Bookstore ay isa pang bookstore na mabibilhan mo ng mga textbooks sa college, high school, elementary, and yung G. Miranda and Sons Bookstore. Ayan mo, marami dito talaga mga school supplies na mabibili mo since 1830 pa pala ang G. Miranda. At yun ang alintulad sa National Bookstore. Opposite this area. Marami na rin sinarado. Hello! Ayan, busog nga mga kuping. Kantin ba yan, be? Gagawing kantin? Kaya pala. Masarap ang kain mo niing. Hello, be. Cute naman. Hello! At papunta na nga tayo sa recto. Kaya, natatanan na dito ang kauna-unahang McDonald's dito sa Murayta, sa Manila. Kasi ang unang McDonald's ay sa may Quezon City, malapit sa may, ano yata yun? Basta, malapit siya sa may ABS-CBN, Madam Mother Ignacia. At yun na nga ang McDonald's. Nung ECQ, yun lang napupuntahan ko dito. Kasi nilalakad ko papuntang Quiapo. Papunta na ng Manila City Hall. At sa susunod na lakwatsa na lang natin gagawin yun. Eto na pala yung high school ng FEU. Ang laki na ng building nila, no? Yan, hindi na nakakalungkot maglakad dyan sa may daanan ng FEU. Ano ba tawag dyan? Basta, hallway, arcade, whatever. Ano ba tawag doon sa gilid? Gilid ng kalye. Yun na, bangketa. Kasi dati sarado yan. Ayan, may BPI na rin pala siya dyan. At yun na nga. Ayan, ano ba to? Nakatanaw na pala dito, may Manila Plaza. Doon nga pala nag-aral ako sa interface.
nung ako ay OFW, nagkaroon ako ng scholarship nang bumalik ako ng Pilipinas. At na-avail ko sa OWA ang aking scholarship. Kaya nakapag-aral ako ng computer course sa interface. Doon sa kabila naman yun. Doon na sa kabila. At ito nga pala yung dating mga, ano bang tawag dito? Napakalaking sinihan nito dati. Yan, nag-aalakad na tayo dito sa gitna. Madilim ano, kasi malapit ng umulan eh. Against the light pala ako. Ayan. Doon tayo nang galing sa may P-Campa. At ito na nga, malapit-lapit na. Meron palang University Baptist Church dito eh. Ang mga jeep na to ay galing sa Divisoria. At ito nga pala ang tuba-tuba. May University Baptist Church pala dito. Sunday worship services, Wednesday prayer meeting, and shoutouts to all. So, kung gusto niyo umattend dyan sa Baptist Church, open naman. Dapay nun po. Nabibigay lang po ako para sa vlog ko. Ngayon lang po kasi ako nakadaan dito eh. At ito na nga ang McDonald's. Natanong tayo nila, sir. Ito nung insikyo. Dito lang ako kumakain. Ito na kasi yung pinakamalayang nararating ko. Hanggang doon sa may Quiapo. Lakad lang. Ayan. Malapit na tayo dito sa... Ito ang kauna-unahang McDonald's. At syempre naman, na-renovate na to dahil... Ayan, naitaas na to, oh. Nung araw, binabaha rin tong areyang to. Ang dami na, ang taas na rin ang naitaas dito. Ang laki na rin. Ay, hindi na siya inaabot. Tingnan mo naman ang kalsada, oh. Tumaas na siya. At itong areyang to ay mababa pa rin. Kaya, siguro hindi naman masyado siyang binabaha. Ito yung walkway. May dimsum tricks na rin dito. At ito, marami na rin mga kainan dito. Dati dito yung tambayan namin, Shakey's eh. Afternoon class o kaya Saturday, nagkakatambayan kami dito. Imagine from, ano pa ako ah, from PUP College. Kasi meron dito, disco house. Doon sa area ng Morayta. Doon kami nag-afternoon disco ng college kami. At dito kami tumatambay sa Shakey's kapag merong nagtitreat sa amin. At ito na nga, ang papunta doon,